Tayo po'y manalangin, mga minamahal, taas po natin ating makamay, opo, dakilat mapagpala, mong banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming bilabedable evangelist, Will Del, Mother, End Time Prophet, Lord God. Maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal gawain na tapos na tigit. Sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan, siya yung Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso. At bago lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, malapainoon, ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasi, ikaw aking nasahan, bukas mong pangunawa, kaisipan ng bawat napikinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever, in the name of our dearest Jesus. So pray, amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupulit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal Pesu Kristo. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong bilabedable evangelist, Will De Almeida, the end time prophet of our loving God, sa ating pong bilabed Anabastan Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi natin malilimutan ang mga iniwan nilang legacy, mga alala, turo para sa atin mga minamahal. At ako'y nagpabot ng dobling paggalang sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, sa kalmamahal sa buhay. Magandang hapon po. At magandang hapon po sa inyo lahat sa pinagpala nating mga baguhan, datihan, mga minamahal, at sa ating mga pinagpalang baguhan, at sa lahat ng ating pinagpalang viewers sa ating live webcast. At bago po muna tayo magpatuloy, mga minamahal, meron po tayong urgent announcement. Meron pong nawawalang susi na expander, Mitsubishi expander, na remote control. Pakibigay lang po sa ating sister information. God bless you po. Ating tatalakayin, pamagatan po nating victorious escape. Victorious escape, ang ibig sabihin, matagumpay na pagtakas o matagumpay na paglisan. Pwede rin nating sabihin matagumpay na pag-alis. Victorious escape. Kindly po sa ating beloved Bible readers. In the book of the prophet Zephaniah, chapter 3, verse 17 and verse 20. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. 20. At the time will I bring you again, even in the time that I gather you, for I will make you a name and a praise among all people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes, saith the Lord. The book of Genesis, chapter 7, verse 5. And Noah did according to all that the Lord commanded him. Genesis, chapter 6, verses 8 and 9. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. God bless you po, kindly sa Tagalog. Dito po sa Zephaniah, kabanatang 3:17, talong sa 20. Ang Panginoon Diyos ay nasa gitna mo na makapangyarihan na magliligtas. Siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya'y magpapahinga dahil sa kanyang bibig. Siya'y magagalak sa iyo na may pag-awit. Sa panahong niya'y aking ipapasok kayo, at sa panahong niya'y aking pipisanin kayo, sapagkat aking gagawin kayong kabantugan at kapurihan sa gitna ng lahat ng mga bayan sa lupa, pagka aking ibinalik kayo sa harap ng inyong mga mata mula sa inyong pagkabihag, sabi ng Panginoon. Dito po sa Aklat Genesis, kabanatang 7:5. At ginawa ni Noe ayon sa lahat na inuutos sa kanya ang Panginoon. Genesis, kabanatang 6, talatang 8-9. Datapos si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal
noong kapanahon niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Amen. God bless you po, ang ating pinakamahalang Jesucristo, ang magpala ng kanyang banal na salita. Palakpakan muna natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa lahat ng ating kapatiran, left and right side. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Victorious escape ang ating tinatalakay, nang ibig sabihin ay matagumpay na pagtakas, matagumpay na pag-alis, o matagumpay na paglisan. Sabi ng ating nabasa sa Sepenaya, Kabanatang 1, talatang 17, mga minamahal, ang Panginoong Diyos ay nasa gitna mo. Ang nasa ating kalagitnaan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sinasabi siya'y makapangyarihan na magliligtas, o sinasabing mighty warrior, mga minamahal. Walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Sinasabing siya'y magagalak dahil sa inyo na may kagalakan. Kung meron tayong kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, sabi mismo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa ating gitna. Sabi, dahil tayo nagagalak sa paglilingkod sa Kanya, ang Diyos mismo na ating pinaglilingkuran ay magagalak sa atin. Yes. Ayan, sabi ng verse 20, sa panahong yaon, aking ipapasok kayo at sa panahon, kayo'y aking pipisanin. Ang ibig sabihin, may panahon na tayo'y pagsasama-samahin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa lupa, ang ating pagsama-sama, mga minamahal, ay yung sinasabing ating church service. Subalit, pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito, tayo rin ay pagsasama-samahin ang ating mahal na Panginoon sa isang lugar na kung saan ipinangako ng Diyos na nasa ating kalagitnaan. Isang lugar na walang karamdaman, walang iyakan, walang kalungkutan, walang dalamhati, walang pagsubok. Ang ating kagalakan ay tuloy-tuloy. Ang ating pagpupuri sa Diyos, mga minamahal, ay tuloy-tuloy. At hindi pagsasawaan, hindi paglulupay-payan. Manatiling kagalakan pagdating ng panahon na tayo'y totoong pinagsama-sama na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano kaugnayan, bakit sinama natin ang kasaysayan ni Noah, mga minamahal? Si Noah ay meron siyang tinatawag na victorious escape during his time. Sa panahon ni Noah, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay nagbigay ng warning na sinasabing ang unang daigdig ay gugunawin. Kaya naman si Noah sa kanyang sariling nangaral, mga minamahal, isang matagal na panahon na pangangaral, subalit walang taong naniwala sa kanya. At kalakip niyan, ang mahal na Panginoon sa kalagitnaan ni Noah ay nagagalak sapagkat si Noah ay sinasabi, mga minamahal, na siya ay righteous man sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dahil ang puso ni Noah ay nasa mahal na Panginoon, nakasumpas na ng biyaya sa ating Diyos, ayaw ng taong maglingkod sa Diyos, si Noah gusto niya. Binigyan siya ng command ng ating mahal na Panginoon. Ang utos sa kanya, gumawa siya ng malaking arka, mga minamahal. At sa bawat parisukat, sa bawat sukat, mga minamahal, ay dapat nauukol sa bawat bahagi. Bagamat mahirap, mga minamahal. Malawak ang kapatagan, subalit ang utos ng Diyos, gawin mo ang arka sa ibabaw ng bundok. Hindi nagtanong si Noah. Hindi na sinabing Panginoon. Tatlo lang ang aking anak na laki. Tatlo ang aking manugang at asawa, walong tao, pagagawin mo na napalaking arka sa ibabaw ng bundok, ganyang malawak ang kapatagan. Walang question si Noah, mga minamahal. Ang ginawa niya ay sumunod siya habang ang mga tao ay nagtatawa sa kanya, mga minamahal. At mabilis na nagawa ang arka ayon sa sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang bawas, walang kulang, mga minamahal. Pati ang mga hayop na kanyang ipinasok, dala-dalawa, mga minamahal, wala siyang iniwan. At dumating na ang panahon, tumaas ang baha, tumagal, umabot ng 150 days, mga minamahal.
sa unang bahama lamang hanggang tuhod, baliwala sa tao. Hanggang bewang wala, baliwala sa tao, lumampas ng ulo, lumampas ng bundok, nakamatay ang mga tao, ang arkas ay babaw ng bundok, ay lumutang sa malawak na tubig na kung saan pinaulan ng ating mahal na Panginoon ng 150 days upang ang mga tao hindi nakasumpong ng biyaya sa Diyos ay kitla ng buhay at lahat ng may buhay na maiwan maliban sa pamilya ni Noah at kanyang mga kasamang mga hayop. Pag ating binasa ng kabuuan, sinasabing ang meron si Noah ay matagumpay na pagtakas sa unang makasalanang sanglibutang ito. Ang meron si Noah ay isang matagumpay na paglisan at pag-alis sa makasalanang sanglibutan, mga minamahal. Hindi siya nagtatanong, mahal na Panginoon, saan mo kami dadalhin? Hindi siya nagtatanong, mahal na Panginoon, ano ang aming kinabukasan pagkatapos ng bahang ito? Nang mawala ang baha, ang arka ay pumatag sa kapatagan. Lumabas si Noah, sila lamang ang tao, mga minamahal, subalit binuhay sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ating beloved, Perez and the Lord, ay merong sinasabing victory escape, mga minamahal. Nang makasumpong ng biyaya ang ating beloved, Perez and the Lord, sa harap ng ating mahal na Panginoon, kung paano si Noah ay hindi nagtatanong. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay hindi nagtatanong kung anong pinagagawa ng Diyos, kung anong nakasulat sa banal na kasulatan. Walang bawas, walang dagdag. Yun ang kanilang ginagawa, mga minamahal. Kaya ang ating makapangyarihang Diyos ay nasa gitna kasama ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kung sa panahon ni Noah, mga minamahal, yung sinasabing ark for their salvation. Tayo naman, meron tayong tinatawag na spiritual ark for our salvation. Sa panahon ni Noah, ang pinapasok ay puro hayop at kanyang pamilya. Sa ating panahon, ang pinapasok sa ark of salvation, tayong pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Isa-isa tayong pumapasok sa bawat kapanahonan. Kasama natin ang buong pamilya ng ating beloved Perez and the Lord. Hindi natin alam anong kinabukasan sa susunod na araw. Kung anong itinuro sa atin, yun ang ating tinupad. At sa bawat araw na idadagdag, mga minamahal, sa bawat araw na lilipas, sa bawat bagong taon na pampasok at malulumang taon, kung paano si Noah pinagpala ng malapay noon, ganun din tayo, lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ngayon, nasa piling na namahalap ng ating beloved Perez and the Lord. Nagkaroon sila ng matagumpay na pagtakas. Nagkaroon sila ng matagumpay na paglisan. Nagkaroon sila ng matagumpay na pag-alis. Sapagkat hanggang sa kahuli-hulihang sandali, mga minamahal, ang kanilang mga labi nagpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi nagtatanong bakit. Ang kanilang mga abay ay nakataas para malatid ng Diyos. Hindi nagtatanong bakit ang mahalaga nakasumpong ang ating mahal na magulang sa Panginoon ng biyaya sa ating mahal na Panginoon at ang biyaya kanilang natanggap higit sa lahat talo na dating walang pag-asa. Akong kitang na walang pag-asa. Kayong may kasya na walang pag-asa. Mga silang tahanan na walang pag-asa. Mga buhay na walang pag-asa. Tayo ang higit na gantimpala sa lupa na tinanggap ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ngayon, nandito tayo, mga minamahal. Ang tanong, darating ba sa ating buhay ang sinasabing victorious escape? Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, 100% ay nasa piling ng ating pinakamahal na Hesukristo. Kung paano ang ating beloved mamadhin, maraming nag-vision, maraming na naginip, nasa piling ng ating mahal na Panginoon. Ganon din ngayon, ang ating beloved, Honorable Evangelist Phil Almeda, the end time prophet of our loving God. Ang tanong, ano ang vision natin sa ating mga sarili? Tayo ba'y magkakaroon ng matagumpay na pagtakas o paglisan sa makasalanan ng sanlibutang ito? Ang ating beloved, Perez and the Lord, sila'y nagkaroon ng matagumpay na pagtakas sa makasalanan ng sanlibutan. Matagumpay na pag-alis at pagpiling sa ating malapay noon, ang meron sila ang sinasabing spiritual deposit.
Anong spiritual deposit, mga minamahal? Spiritual na deposito. Hindi sa bangko, mga minamahal, kundi sa langit. Kindly po, basahin natin. In the book of Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 6, verses 20 and 21. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The book of Ephesians, chapter 1, verses 13 and 14. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, until the praise of His glory. Kali po sa Tagalog, please. Mateo Kapitulo 6, versikulo 20 at 21. Kundi magtipong kayo ng mga kayamanan sa langit, at doon ay hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doon hindi naghuhukay at hindi nagsisibagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay doon naman doon ang iyong puso. Ang sariling pag-aaralan. Palakpakan po natin ang sabay-sabay na palakpak ang ating malabanon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Spiritual deposit. Ito ang meron ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang ibang mga aral, ang ibang mga tao, pumapailang lang sa himpapawid. Ang kanilang pupuntahan ay lugar na gusto nilang puntahan, mga minamahal. Subalit sa himpapawid, patungo sa langit, ang pumailang lang ay ang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang mga ibang mga aral, mga minamahal, ay naglalakbay upang aliwin ang kanilang mga sarili. Bigyan ng comfort ang kanilang mga sarili. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay naglalakbay. Ang pupuntahan ay krusada. Kaya nga gumagawa tayo ng krusada. 200 crusade every year. Dati kapag tayo nag-anniversary, anniversary alone. Pero ngayon, ang anniversary natin, anniversary and spiritual revival crusade. Kaya ang ating nagagawa, almost 200 crusade and anniversary spiritual revival every year, mga minamahal. Yan ang paglalakbay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sabi ng Balasatam, ito pala'y tinatawag na spiritual deposit. Sabi ng ating nabasa, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang sumisira, walang tanga, walang kalawang, do'y hindi nahuhukay, hindi nagsisipagnakaw ang magnanakaw, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Kaya pala ang ating mahal na magulang sa Panginoon, nasaan ang kanilang puso? Nasa paggawa ng kalooban ng Diyos, isang kayamanan na sa langit ay iniipon, mga minamahal. Kagaya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, wala na sila, mga minamahal. Wala na sila. Pero hanggang kay Moses, nagtatayong si Moses sa mahal na Panginoon. Panginoon, pinapupunta mo ako kay Paraon, isang malupit na hari. Inalipin ang aking mga kapwa Israelite. Ano ang aking sasabihin? Ang binabanggit pa rin ng ating mahal na Panginoon, sabihin mo, sinugo kita ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ganon din, mga minamahal. Tayo ay maglalakbay, ipagpapatuloy ang iniwan sa atin, mga minamahal. Tayo ay maglalakbay, hindi upang magpasarap sa buhay, hindi upang magbayaman, mga minamahal. Maglalakbay tayo, kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, upang mag-ipon na kayamanan sa langit at hindi sa lupa. Sabi ng ating labasa, kung saan naroon ang kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya ang puso ng ating mahal na magulang sa Panginoon ay nasa langit. Spiritual deposit na nasa harapan at kinalugdan ng ating mahal na Panginoon.
Kaya naman isa nating manggagawa way back 1989, mga minamahal, nung ako ay ma-shave, iyan ang aking napakinggan na unang-unang patotoo. Bumagsak mula sa poste ng moral ko, hinigop ng transformer 3,500 volts. Nasunog ang kanyang katawan, bumagsak na patay, inharap sa doktor, mga minamahal dyan sa Welcome Rotonda. Sabi ng doktor, huwin nyo na yan. Wala nang pag-asa, puno ng bultay ang katawan sapagkat umuusok yung ating mahal na kapatid, sasabog ang kanyang katawan, siya ay wala nang buhay. Pero ang manggagawa ay naturuan. Hindi tumawag ng espesyalist ang doktor, ang tinawagan pastoral house ang nakasagot ang ating iginagalang mahal na pastor, the end time prophet of our loving God. Pagkatapos manalangin, umungol ang ating mahal na kapatid na buhay, pinangon, naka-recover sa mabilis na panahon. At siya ngayon ay nagsasalita, anong sabi niya? Nang siya'y mamatay, nawala ng buhay. Naiwan ang katawang lupa, ang kaluway dinala sa langit, ang nakausap niya mismo, harapan ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa kanya, anak, hindi ka kasi nag-iingat. Gayon pa man, bumalo ka sa lupa, sabihin mo sa pastor mo, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Bakit? Kasi ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon, spiritual deposit. Kung ano ang kalooban ng Diyos, walang bawas, walang pinanghinayangang ipangaral, mga minamahal. Mula sa kabanalan hanggat kaliit-liitan, mga minamahal, maalala ko sa pastoral house, bibili kami ng dyaryo. Lahat ng dyaryo, bibili namin yun, iba-ibang balita. Bago pa makasaya sa ating ginagalang mga pastor, may kumad ng ating beloved Arbostan Pastor, our beloved Mabadil, lahat ng nakadrawing doon, may hawak kaming pentel pen, buburahin namin lahat yun. Dahan-dahan, isa-isa, pagharap sa ating ginagalang mga pastor, wala ng letrato, babasahin na lang. Ganon, nag-ingat ng kabanalan ang ating ginagalang mga pastor. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, isang pagsunod na nakalulugod na at nagtitiposito ng kayamanan sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Paano tinuro ang tithes and offering? Bago nila implement sila muna ang ginagawa. Way back 1975, ang tithes and offering ay 5 pesos and 20 centavos, mga minamahal. Tayo itinuturo sa atin baguhan 20%. Pag ikaw ay running sa 3 years, 30%. Pag mataas na yung pananampalataya, 50% up to 100%. Pero ang ating mahal na magulang sa Panginoon, nag-start sila sa pagbigay ng tithes offering 100%. Bakit? Yung 5 pesos and 20 centavos, mga minamahal, ipamimigay sa lahat ng kapatiran para siguradong sa susunod na panambahan na ang lahat ay makabalik. Pag-uwi ng kapatiran, masayang-masaya sila. Uuwi sila sa kalantahanan. Wala silang iisipin sa susunod na bahay, sambahan o pananambahan, meron silang pamasahe. Samantala, ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga beloved children, mga naiwang manggagawa, mga minamahal, nakatingin sa langit. Walang kakainin. Fasting maghapon, tapos na ang fasting, breaking na, fasting pa rin. Pero may ngiti sa labi, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Nag-iipon ng kayamanan sa langit, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, a supporting verse sa Ephesians, mga minamahal, yung palang pag-iipon ng kayamanan sa langit, yan ay kasiguraduhan na dito sa lupa, ikaw ay tagapagmana na ng buhay na wala hanggan. Meron kang sinasabing victorious escape, 100%, gano'n man kasama ang sanibutan, ay kaya mong takasan, kaya mong pagtagumpayan, sapagkat ang nasa gitna mo, ang sinasabing victorious warrior, sinasabing mighty God, almighty God, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating nabasa sa kaniya rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ano ang ipinangako? Espiritu Santo. Kanino itatag? Sa'yo, sa ating lahat, tayo nakapakinig ng tamang ebanghelyo ng kaligtasan mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang iba'y nagpaganda ng kanilang mga tato, tatak dito, tatak doon, ipinagmamalaki nila mga minamahal.
meron palang tunay na tatak, mga minamahal. Ibig sabihin, tatak ng Espiritu Santo na ibinihagi sa iyo ng ating pinakamamahal Yesu Kristo. Katunayan, sa lupa pa lang, may kapangyarihan kang takasan, matagumpay na magtakas sa daigdig na ito. Kaya sabi ng verse 14, na siyang patotoo sa ating manang. Hanggang siya katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, siya kapupuri ng kanyang kawalhatian. Ano raw ang tatak ng Espiritu Santo, mga minamahal? Ang sabi, patotoo daw ito ng ating manang. This is our inheritance coming from the Lord. Diyos mismo ang nagbigay nito sa atin, mga minamahal. Patotoo ng ating mana hanggang sa katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Sino daw tayong tinataka ng Espiritu Santo? Tayo daw ay sariling pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Wala nang kapangyarihan sa atin ng demonyo. Si Satanas, wala kapangyarihan. Ang impyerno, wala kapangyarihan. Sapagkat ang nakatatak sa atin, ang meron tayo, ang makapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kagaya nung ating tekstong sinasabing, ang nasa gitna natin ay victorious warrior, the Almighty God. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pag meron tayong spiritual deposit, mga minamahal, ang sabi, meron tayong isasagawa sinasabing, standing with courage. Standing with courage. You can stand by yourself with courage. Hindi ka palaging aalagaan. Hindi ka palaging baby Christian. Lalago ka sa pananampalataya. Magiging matibay ka. And by yourself, you can stand firm with courage sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Kaya sinasabing standing with courage o nakatayo na may tapang. Tatayo tayong may tapang kagaya ng pagtayo ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa kanilang kapanahon na nagsimula sa gawain, walang kamag-anak, walang kakilala, walang kaibigan, mga minamahal. Kung magkaroon sila ng ilalagay sa kanilang tiyan, sa kanilang sikmura, Diyos mismo ang nagbibigay. Walang matirahan, mga minamahal. Sabi nga ng ating bilabid, Arbor at San Pato, our bilabid, Mamandir, sa CR sila'y tumira. Alas 5 pa lang ng madaling araw, ang sabi nung may-ari nung kanilang tinaw, diyan kayo sa CR, kung gusto nung tumila. Pero alas 5 ng madaling araw, ikaw, Wilde, ha? Walisan mo ang buong paligid at buong maghapon, huwag kayong lalabas, may mga bisita kami. Andun sila sa loob ng CR. Walang kakilala, walang kompon, walang masarap na pagkain, walang magandang tirahan, mga minamahal. Pero tumayo sila lang may tapang na kasama ang ating mahal na Panginoon. And after years, 15 years of trials, napakahawang taon ang pagsubok. 15 taon, mga minamahal. Kung paano si Noe nakasumpong ng biyaya sa Diyos, ang ating mahal na magulang sa Panginoon nakasumpong ng biyaya sa Diyos at dumating tayong lubos nakasumpong ng biyaya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin kindly. The book of Deuteronomy, chapter 31, verses 6 and 8. Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, he it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Verse 8. And the Lord, he it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. The book of Psalm, chapter 20, verse 6. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Ito po sa Deuteronomio, kabanatang 31, talatang 6 at 8. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kaniya iiwan, ipababaya ang kaniya. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi kaniya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni mang lupaypay. Dito po sa mga awit, kabanatang 20, talatang 6.
Talastas ko ngayon na iniligtas ng Panginoon ang kanyang pinahinan ng langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit ng pagligtas na may kalakasan ng kanyang kanang kamay. Amen. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating malapinoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak lang may galang. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Standing with courage. Tumayo o nakatayo na may tapang. Kagaya ng ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Walang kinatakutan, mga minamahal. Kaya hanggang doon sa sinasabing layos din sa mga lugar ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ipinangalang ibanghelyo ng kaligtasan sa hulusulo na ang kaharap ay mga taong walang Diyos, pero may mga sandata na nakamamatay. Bawat maling salita, balang kapalit, pero nakita nila sa bawat salita ng ating ginagalang malapastor hanggang sabihin sa kanilang balilidyo ko, ang inyong mga sandata ay laruan lamang plastic, hindi magtatangumpay sa akin. Pati masinggan, pati kanyon, mga minamahal, walang gala, hindi tumalab sa ating iginagalang malapastor and the 12 prayer warriors. Bakit? Dahil ang ating mahal na magulang sa Panginoon, tumayo na may tapang. Tumayong walang takot, sabi ng ating nabasa. Verse 20, na inyong ibigin ng Panginoon mong Diyos. Verse 6, rather. Deuteronomy chapter 31 verse 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mga ilabot man. Kaya ating mahal na magulang sa Panginoon, walang takot. Nagpakatapang, hindi nangilabot kahit katiting, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Pangako yan ang ating mahal na Panginoon. Verse 8, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo. Hindi kanya iiwanan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni Mang Lupaypay. Kaya pala, ulitin ko lang yung revelation sa dako, mga minamahal ng Amoranto. Isa nating kapatid na nag-vision. Sino ito? Isang dating anak ng commander ng NPA. Yung kanyang tatay na commander na save sa atin, siya na anak na save sa atin, at siya'y nag-vision, mga minamahal. Kaya pala napakahaba ng pagpupuri ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Bakit? Paglabas ng bahay, paglabas ng sasakyan ng pastoral house ng ating beloved Perez and the Lord, ang kanyang nakita, mga minamahal, ay isang malalaking mga anghel na ang hawak ay malalaking tabak at mga panangga, mga minamahal. Malinis ang daan. Ibig sabihin, walang disgrasyang magaganap. Kaya naman, isang dating NPA din inutusan na patayin ang ating iginagalang mahal na pastor. Ang sabi niya, umarki na siya ng sasakyan. Pag traffic, bubuksan nila bagong inarkila. Bakit hindi nila mabuksan, mga minamahal? Ilang beses siya nag-attempt. Pagdating sa stoplight, hinto, tatapatan nila at sasakyan ng ating iginagalang mahal na pastor. Pagbukas ng pinto, ayaw mabuksan. Naghintay siya na sa pastoral, nainip na sa haba ng puri, mga minamahal, hanggang siya na ang pinapapatay ng kanyang commander. Bakit? Dahil nabigo siyang patayin ang ating ginagalang malpastor hanggang siya'y nakarang dito at nakumberti na sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagdating sa Amoranto, mga minamahal, malaking anghel ang nakabantay sa paikot ng Amoranto sa Oval, mga minamahal. Napakaraming anghel. Kaya pala sa ating kalagitnaan, simpleng-simple, pagluhod mo, pagtawag mo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, mabilis mo matawa ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa pastoral pa lamang, bago pa man umalis ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ay sinusugo na ng ating Diyos sa langit ang kanyang mga anghel na sinasabi rito, ang Panginoon mong Diyos ang siyang nagpapauna sa iyo. Tumayo kang may tapang. Huwag kang malupaypay. Huwag kang matakot. Ang pangako ng Diyos sa iyo, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Kaya kahit sa mapanganib na lugar sa hulusulong, paring dinuko at pinugutan ng ulo, tinopture, sa sako nilagay, ibinalik sa kanilang labwas.
Jehovah's Witness, Pastor, mga minamahal, pinigot ang ulo, tinotor, inilagay sa sako, inilagalo sa kanilang labwas. Pumunta sa hulusulong may buhay, umuwing nasa sako na ulo na lamang. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, pumunta sa hulusulo, hinarap ang mga commander ng Abu Sayyaf, si Commander Robot, si Yudip Susukan, at marami pang commander na malulupit. Pumunta silang may buhay, umuwing may buhay. Meron silang victorious escape mula sa Lion's Den, victorious escape mula sa mga salanang ito. Ngayon, nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Ang pangako ng Diyos, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, ang Diyos ay nagpapauna sa iyo. Kung tayo'y tatayo na may tapang. And finally, meron tayong sinasabing firm foundation. Firm foundation ang ibig sabihin, matatag na pundasyon. Pag sinabing firm, kahit ano pang mangyari, hindi magigiba. Hindi mabibiyak, hindi babagsak, dahil ito'y firm, ibig sabihin, matatag ang pagkakatayo. Firm foundation. Last verse, kindly po maghanda ating magpaawit, mga manugtong. In the book of the prophet Jeremiah, chapter 31, verse 12. Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock, and of the herd. And their soul shall be as a watered green garden, and they shall not sorrow anymore at all. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 12. At sila'y magsisiparito at magsisiawit sa kataasan ng Zion, at magsihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon, sa trigo at sa alak at sa langis, at sa guyo ng kawan at mga bakahan, at ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halamanan, at hindi na sila magmamanglaw paman sa anuman. Amen. Palakpakan po natin isang malakas na palakpak ang ating malapayon. Last verse na po tayo. Ibigay natin isang masaganang palakpak. Palakpak na may pasasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Sa malakas nating tinig, sabihin natin ang Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Firm foundation. Yan ang meron ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ibig sabihin, isang foundation na matatag, batibay, hindi matitinag at hindi babagsak. Kaya sabi ng ating nabasa, ang merong firm foundation ay makakatakas na matagumpay, lilisan na matagumpay sa makasalanang sanglibutan ito. Ang kanyang pagpanaw ay hindi sinasabihin kamatayan. Sinasabing precious in the sight of the Lord dahil didilat na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, sila'y magsisiparito at magsisiawit. May pag-awit hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Ang sabi mga minamahal, sila'y magsisuhugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon. Sa wikang Tagalog, English, they flow together. Ibig sabihin, magkakasama sila, magsasama-sama sila sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. At ang sabi mga minamahal, ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halaman. Yung ating kaluluwa, hindi pang impyerno, hindi pang lake of fire, pang langit. Sabi ng ating nabasa, ang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halaman. Ibig sabihin, malago, masaya, masigla. Saan? Sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil nakatakas tayo sa makasalanang sanlibutan ito. And finally, ang sabi, hindi na sila mamamanglaw pa sa anuman. Wala nang sinasabing kapanglawan pa. Pag hindi mo natakasan ang makasalanang sanlibutan ito, dito ka mamamanglaw. Magpakasaya ka, magpakaligaya ka, pagkatapos nito, ang impyerno, lake of fire, ay naghihintay. Pero dito, tumagis ka. Palagi tayong magbakaawa sa ating bala pa na tayo'y panghawakan. Kung paano ating bala magulang sa Panginoon, hanggang sa huling hininga ay naging matagumpay, matagumpay na lumisan, na natakasan na ang makasalanang sanlibutan ito, dapat ganun din tayo para wala nang panlulupaypay. Hindi na natin mararanasan sa piling ng mahal na Panginoon. At ang sabi, ang ating kaluluwa
ay magiging kagaya ng halaman sagana sa dilig, mga minamahan. Sinasabing firm foundation, pag nasa piling na tayo ng mahal na Panginoon, wala na tayo, wala ng pag-asa ang impyerno, si Satanas ay walang pag-asa para siya sa dito sa salibutan. Ang tunay na anak ng Diyos ay merong sinasabing victory escape dahil tayo'y para sa langit sa tunay nating tahanan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Tayong po lahat ay tumayo. Mga dala niyong baguhan, bagat malayo ang ating distansya, habang tayo umaawit, hihintayin natin sila. Dalhin niyo sila sa harapan, pati yung mga nasa garahe, sabihin niyo, hinihintay sila ng ating mahal na Panginoon. Diyos na magpapaura sa kanila, magbibigay ng kaligtasan at magiging matagumpay silang lisanin ang makasalanang salibutan ito. Habang tayo umaawit, kapatid, halika na. Hallelujah. Hanggang kailan kaya tayo naririto? Iyan ay tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Panibagong tanong, hanggang kailan? Sino ang magsasabi, ikaw ay huli? Kapatid, kapatid, halika na, halika na, magsisisi. Hallelujah. Tayo na, kapatid, at lamingkod sa kanya. Ito ang ating gagawin. Tayo na, kapatid, ang ating Diyos ay naghihintay ng iyong tugon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan mapahintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay. Huwag maghintayin ng Panginoon. Tayo na, kapatid. Tayo na. At lumang kapatid sa dulo nito.
ngunit tuwi may natin ay sa atin na ang pagtumas sa kahilat na may likha mapamabuhay na kasama natin mabuhay na kasama ulitin po natin tayo nagtumayo hallelujah tumayo at tumaka pinakamamahal na Panginoong Jesus. Grabe ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Nakikita niyo po, naka-wheelchair siya kanina. Ngayon naglalakad. Ganyan ang ating dakilang Diyos. Napakabait niya, mga minamahal ko. Ipinapakita niya ang kapangyarihan. Sa lugar na ito, maging sa mga baguhan, hindi niyo po ito makakalimutan na itong simula nang tapat yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Siya po ang tumawag sa inyo sa araw na ito upang makasiguro sa buhay na wala hanggan. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan na ito ang magiging susi upang mabuksan ang kalangitan. Isulat ang iyong pangalan, tagapagmana kayo ng buhay na wala hanggan. Magiging tunay na anak. Una po ay ang pananampalataya. Pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, nabuhay na maguli. At pinatunayan niya, siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Hindi nyo nababalikan ang inyong mga kasalanan. Patuloy kayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon at sa nakahandang magpatawad. Humingi kayo ng habag, kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, magagsisi kayo at magagbautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sasayo ang banal na Espiritu, siya ang magbabautismo sa pang-apat. Gaano kabait ang Diyos? Ano man ang kasalanan niyo, gaano man kalaki ngunit dakila ang pag-ibig niya.
Isuko niyo ang buhay niyo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay. Bilang pagpapakumbaba, kayo po'y pumikit at yumuko. Sambitin niyo po ang panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Buong puso, buong tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Manatili pong nakataas sa inyong mga kamay. Kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at yung galagkalag na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, yung end time prophet. Maraming salamat na kilang Ama sa patuloy na pagliligtas mo na marami pang kaluluwa. Narito po sila, buong pagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran. Lubos mo silang linisin at gawing tunay na Kristiyano. Bigyan mo na mapagpakumbabang puso na maglingkod at masunod ang iyong banal na kalooban. At iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na ibaba po ang inyong mga kamay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Ang malapayan ng Jesus ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isa, at doon po ibubuhos ng Diyos ang lahat ng iyong mga panalangin ay tutugunin na ng ating mahal na Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa ating Holy Supper. Mga minamahal ko, tayo muna yung mag-Holy Supper. At ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordinary preacher, beloved Brother Louis Angeles. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Joey. At tayo po, mga minamahal, ay magsasagawa ng ating Holy Supper o banal na hapunan. Ating pag-alala sa ating malapay noon na siya po ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng ating mga baguhan, kung kayo po ay willing na magpabautismo, wag po muna kayong sumali. Subalit kung kayo po ay willing magpabautismo o nabautismo na kayo kanina during ng ating service, pwede na po kayong makibahagi sa ating banal na hapunan. At habang tayo po ay umaawit, awiting Search Me, O God. Isang buwan ang mabilis na lupin, mga minamahal. Tayo mismo nakakilala sa ating sarili. Tayo nakalam ng ating mga pagkukulang. Ating pagsalangsang sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Habang inaawit natin ang awiting ito, Search Me, O God, ipasayas at natin sa ating malapay ng ating mga sarili. At magkaroon muna tayo ng ating kanya-kanyang pagsisisi, ano man ang ating nagawang pagkukulang, pagkakasala sa harapan ng ating malapay noon, makipag-usap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At patawarin natin ang bawat nagkasala sa atin upang tayo na may patawarin din ng ating pinakamamahal at Yesu Kristo. Tayo po yumawi. Oh, search me, oh God. Thank you.
Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay iniahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapan, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya po tayo nagsasagawa ng banal na hapunan o Holy Supper upang kilalanin natin, mga minamahal, ang dugo at katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nabubo at nababuyubay sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa ating mga kasalanan. At kung paano ang ating Diyos sa langit ay paulit-ulit na nagpapatawad sa ating pagkukulang, sa ating mga pagkakasala, marapatin nating patawarin na nagkasala sa atin kung tunay nating kinikilala ang katawan at dugo ng ating pinakamamahal na Jesucristo upang tayo po'y maging karapat-dapat sa banal na hapunang ito. At sa pagkakataong ito, magkaroon po tayo ng ating sabay-sabay na pagsisisi. Itaas po natin ang ating mga kamay habang nakayoko ang ating mga ulo. O po, dakil at mapagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyos na banayad sa pagkakalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming bilabi na muli, Bandini, Swildel, Better End Time, Prophet, Lord God. Marami pong salamat sa isang buwang mabilis na lumipas. Muli rato kami sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Nagpapakumbaba, humingi ng kabagan. Sa bawat sandali, nasumpukan mo kami sa aming kailan. Nasumpukan mo kami sa aming magkukulang mga pagkakamali at pagkakasalang aming nagawa. Kahabagan mo po kami at patawarin, lumos at labis po kami nagsisisi. Pinatatawad po namin ang bawat nagkasala sa amin, kagaya ng paulit-ulit mong pagpapatawad sa amin, at kinikilala namin ang iyong banal na dugo at katawan na bubo at nabayubay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa amin. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hallelujah. Itaas po natin ang katas ng ubas. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Hallelujah. Patuloy tayo makipag-ulaya sa ating mahal na Panginoon. Tabahin natin ang matamis at mananapisensya ng ating mabait na Diyos sa langit. Hallelujah. Ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Patuloy po tayo makipag-ugnayan sa ating malapay. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makiisa. Hallelujah.
ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan, pasalamat, tangi lamang sa ating pinakamalapit na Hesus Kristo. At tayo po'y dadako sa ating magpangailangan ng buong pagkataon, aking pinagkaloob sa ating beloved ordained preacher, beloved brother, Nanding Manalang. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Abang kumikilos pang ating mahal na Panginoon sa ating banalagawain, sa ating kalagitnaan, sa nakararamdam pa ng presensya ng mahal na Panginoon sa mga umiiyak. Walang paglagyan ng kaligayahan sa ating mga puso sa oras na ito. Hallelujah! Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Salamat sa aming mahal na pastor at pinahal mama dear. Mahal na pastor, inibig po namin kayo. Mahal na pastor, Evangelist na Wendy Strad Almeda. At ibinahin mama, dear Strad Pastor nila kamon Almeda. Kundi tayo sa kanila, wala tayo dito sa mananagawa ito. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, pinakamama na Panusus. At Diyos sa mabinabi Almeda children, sa ating mabinabi ministers, sa lahat ng mga apo at mga great-grandchildren, Ate Perez in the Lord, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga patira narito, ano na po rin natin pinakamama na Jesus, lahat ng mga anak na Diyos may mga pangailangan, itaas natin ating mga amay sa ating mga Panginoon, ama may karamdaman, itaas ang dalawang kamay, hallelujah, isentro ating isip ang ating puso sa ating pinakamama na Jesus, hallelujah. Ang presensya ng Diyos ay nasa ating mananakalagitnaan. Hallelujah! Purihin ka, Diyos, sa mga Diyos, Panginoon, mga Panginoon, Hari ng mga Hari. At sa oras na ito, tayo natin magkaisang manalangin at yung mga kahilingan at pangailangan, ipato natin ang isang kamay sa ating mga ulo. Isipin natin at yung mga pastor ang nag lilihan sa atin, hallelujah! Ang presensya ng Diyos, hallelujah! 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 Ang panalangin ng tao matuwid ay pinagigigan ng Diyos, hallelujah! Lahat tayo dito ay naabot ng panalangin ating mga pastor, ating bilangin mama dear, hallelujah! Purihin ka, Diyos, sa mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon na mga Hari. Tayo natin magkaisang manalangin. Magsisimula tayo sa ating mga kamalian, pagkakasala upang walang maging hadlang sa ating mga panalangin, kahilingan. Ang pagpalang Diyos sa mga banal, mga pangyarihan sa langit, sa palapit ng mga malapit ng Jesus. Narito yung mga anak, malapit noon. Mula sa maliit na kasalanan, patawarin mo kami hanggang sa pinakamalaking kasalanan ang mga pangyakaman at pagkukulang. Ugasan mo po kami na yung kabanal-banal ang dugo, mana Panginoon, bago sa krus ng Kalbaryo. Wala po kami magagawa kung sa kanamin, mana Panginoon. Ikaw ang aming kailangan sa oras na ito. Ayaw kapangyarihan, mana Panginoon. Kumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah, sa panalangin namin, mana Pastor Evangelist sa Wildis Randall, Beda, yung huling propeta sa aming kapanahunan. Alam po namin, mana Panginoon, lahat kami magtatagumpay. Lahat kami pagpapalain mo. Lahat ang aming mga kailingan ay matatanggap na namin ang kasagutan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! I-rebuke natin ang ating mga sakit karamdaman. Hallelujah! They shall rest in the sick and the sick shall recover. Maging sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatid sa buong mundo, lahat tayo na narito, i-cast out natin ang mga sakit karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, demons from bearing the sickness and diseases, I command you to cast out! Cast out in Jesus' name! Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu! Pagkabakla, pagkatomboy! Kahirapan sa buhay! Malis ka! Mga natitirang bisyon kailan malis! Sa pangalan ni Jesus! Kaguluhan sa aming bansa! Ay silmabala pa ino sa buong mundo! Ang mga salot, ang mga kalamitan, alisin mo ba na Panginoon sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Praise the Lord!
There's healing in the name of Jesus. There's blessing in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Isang malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the mighty name of dearest Jesus. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory. Lahat ng mga nandiyan sa grandstand, huwag na po kayong tatalon. Lahat ng mga nandito sa ground, dahil lahat ay sisigaw ng malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Ipaabot natin ang ating tinig sa ating pinakamamalabay Jesus. Hallelujah. Ang turo ng ating malapastor at ibinahit mama dear, pag tayo po'y sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, ang demonyo ay tumatalsik sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat ng demonyo ng ating karamdaman ay tatalsik na yan. Mga problema malutas, mga bisyo maalis, kahirapan sa buhay, lahat ng ating mga nagagawang kasalanan, kainan, pag sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, galing sa ating mga puso, ang demonyo'y tatansik na sa pangalan ni Jesus. Taas natin ating mga kamay bilang sigaw ng tagumpay na tayo sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamahalabay ni Jesus! Lahat ng anak ng Diyos na narito ay pumalakpak sa ating pinakamamahalabay ni Jesus! Amen, mga Bilabi Almeda family! Come on, family, sa lahat ng mga pamilya ng ating mga ministers, pagpalain tayo lahat ating pinakamamahalabay ni Jesus, lahat ng mga prayer warrior, lahat ng mga anak na nasaan dito, ating mga viewers, lahat ng mga kapatid sa buong mundo, pagpalain tayo lahat ating pinakamamahalabay ni Jesus! Isa pang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahalabay ni Jesus! Uriin na ating pinakamamalabay ni Jesus. Salamat po muli sa panibagong buhay ng ating kalakasan nating taglay. Ang tagumpay natin lahat na narito ay bunga ng panalangin ng ating malapastor, ang end time prophet ng ating pinakamamalabay, end time man of God ang ating malapanginoon at sa ating beloved mama dear. Hallelujah! Salamat tayong lahat na narito ay totoong pinagpala ng Diyos, naging mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang buong pagkakataon para sa ating mga announcement.